Nagamit at pasilidad pa rin ang pangunahing problema ng mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Sa isang eskwelahan nga sa Cebu, tatlong bata ang naghahati sa iisang desk. Balita hatid ni Athena Imperial. Mahigit 100 pamilya na internally displaced persons o IDPs ang nakatira sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ang ilang mga estudyante, imbes na mag-aral ay naglalaro na lang sa labas. September 2013 nang sumiklab ang Zamboanga siege kaya inilikas ang mga pamilya roon. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy pa rin ginagawa ang paglilipatan sana nila. Sa isang bulubunduking barangay naman sa Cebu City, hindi lang mga kulang na classroom ang problema ng mga estudyante roon. Maging mga upuan at desk ay kulang na kulang din. At dahil kulang ang mga pasilidad doon, ang isang desk ay paghahatian ng tatlong bata. Problema rin ang kakapusan sa pasilidad sa eskwelahang may pinakamaraming estudyante sa Bulacan. Hindi na halos magkasya ang mahigit 6,000 estudyante ng Marcelo H. Del Pilar National High School dahil sa laki ng populasyon. Halos magsiksikan na ang mga estudyante sa mga classroom, comfort rooms at kantin ng paaralan. Todo paypay na rin ang mga estudyante habang nagkaklase dahil sa sobrang init sa mga classroom. At para ma-accommodate ang lahat ng mga estudyante, shifting na rin ang mga klase rito. Athena Imperial, GMA News.